Walang mintes ang tradisyon ng marami. Ingay at ilaw ang salubong sa pagpalit ng kalendaryo. Pero kinaumagahan, naging malinaw naman ang kapalit nito. Sa Tinaguriang Overlooking sa Antipolo, hindi maaninag ang kamay nilaan dahil sa usok na may halong hamog ng bukang liwayway, kahit pa masasabing mas kumonti ang mga nagpaputok kagabi. Sa karaniwang araw, dapat tanaw na ang lungsod. Kaya panawagan ng Eco Waste Coalition. Yung Eco Waste Coalition din ay hindi na pabor, no, maging sa mga fireworks display din. Kasi ito yung nagko-contribute sa carbon natin emission, no, eventually. Nagpo-pollute sa environment, nagkakaroon ng stress yung mga hayop at hindi na-enjoy ng mga taong may hika, no. So wala siyang benefit masyado sa communities natin. So much better, ang suggestion ay wala talaga total ban ng firecrackers at fireworks display. Bukod sa usok, tambak na basura ang bumungad sa pagpasok ng bagong taon. Sa datos ng grupo, mula sa karaniwang 0.2 hanggang 0.4 kilograms kada araw na basura ng bawat isa sa atin, mula December 20 hanggang sa lubong, lumobo ang average kalat natin sa 0.7 hanggang 1.2 kilograms kada araw. Sa kuha ng Eco Waste Coalition sa Plaza Miranda at Hidalgo sa Quiapo, Maynila halimbawa, halos matakpan na ng basura mga kalsada at mismong plaza. Sa Luneta, pabalik-balik ang mga truck ng basura, kaya maagang nalinis sa mga kalat. Alas 5:30 naman sa Balintawak Market, puno rin ng basura. Pero dito, di lang pinaglagyan ng prutas, pinagkainan at nasirang panindat pagkain ng nagkalat, pati bubog tumabon sa daan. Sa Guadalupe Public Market, wala rin halos malakarang bangketa alas 8 ng umaga sa dami ng basura. Kasama na rito ang ilang kahon ng mga sirang prutas at paninda. Ito rin yung mga packaging na ginagamit natin, yung mga gifts, no? Na may mga wrapper at saka yung massive na pagbili, yung malaki ang pagbili ng mga produkto. Dano tingko ko nakatutok 24 oras.